You know, business for pandemic, patok na patok. May mga negosyo kasi talaga na pang-pandemic lang. Tama? Kaya lang, what we're talking about here is, kamusta naman pagtapos na yung pandemic? Wala ka na dun. Tama po ba? Wala ka na sa pandemic, pero hindi ka na babalik sa dating normal. Are you with me? Yes! 7 figures. Marami tayong mga kasama po dito na mga multimillionaires. Coach Lorna Demiao is here. Chairman Circle member. Oh, Coach Miquel Leola, right there. Oh, Coach Miquel, sports car owner. Di ba? Bata pa. Nagsis 6 digits per month. Ilan taon na ba si Coach Miquel? Kasing edad ko to eh. 25? My God. 1 year younger. 1 year younger siya sa akin. Wow. We also have, you know, Coach Fraylin Ramirez there, Coach Klein. Oh, we have Coach Marge Magallanes. Right there. We also have Coach Epe Agco. Mga multi-millionaires. Di ba? Sino pa ba? Ay, Coach Pharma Hyper. O, di ba? Ayan, Coach Pharma. Coach Pharma is driving her sports car, tama? A nurse din. Alam mo, pag offline, pag online, nag-RBP siya, hindi mo siya makilala. Wild talaga. Pero lakas makapag-benta. Di ba? Sports car, grabe, babae. Then, sinong gustong sumunod? Gusto maging multi-millionaire? Oh, what you need is huwag ka nang tumambay sa pagiging self-pity mo. Huwag ka nang tumambay sa pagiging insecure mo. Huwag kang mahiya na ilabas yung sarili mo sa mundo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapalan mo yung mukha mo. Oh, imagine this. Okay na. Walang hawakan ng mukha. Ayan. Imagine, there's a lot of people, they don't know what to do because they're thinking what others will think of them. Imagine, they're the one who's controlling your life. Hindi ko to gagawin kasi baka sabihin ng kapitbahay ko, nakakahiya, pinag-aralan ko, ganito, ganyan. You are be controlled by other people. What's the best power? If you can control yourself. Tama, mali? Kaya ako, even I'm a network marketer before, there's a conviction within myself. Kahit sa Starbucks ako nag-RBP, I'm not just proud. Mataas lang talaga conviction ko. Taas noo, kahit kanino, magpe-present talaga ako. Pare, I'm a proud network marketer. Pag nag-join ka sa akin, kaya kitang payamanin. Sabay tayong yayaman. I'm proud. Conviction. What's the word? Conviction. Ayusin mo, conviction. Conviction. And most of you here, tabi-tabi po, most of you here, tabi-tabi po, wala pa sa conviction part. The highest belief. The highest level of belief. Alam mo yung conviction kasi that's the highest level. Yung second level, belief. Iba yung conviction sa belief lang. Pag conviction, makikipag-away ka na. Sino may asawa na rito? Yan, ito. Convince ka na mahal ka ng asawa mo? Mali yung tinanungan ko. May asawa po? Taga. Ibahin ko na lang. Sorry po sa panghihimasok. My bad. Ibahin na, ayan. Ikaw na lang. Ayan. Okay. Quiet.
Convinced ka po ba na mahal ka ng asawa mo? Yes! Ayaw! 100%? Thank you so much. Palakpakan natin si Madam. Thank you so much. Oh, sabi niya convinced daw siya na mahal siya ng asawa niya. So kung ako yung Marites na kapitbahay mo, at sasabihin ko sa'yo, Mars, hindi ka mahal ng asawa mo. Anong mauuna? Doubts? Yes. Or faith? Faith. Hindi, imposible yan. Be, huwag mo kami sirain. We're so much healthy. Or the other way around. We, hindi nga. Saan mo nakita? Paano mo nalaman? Hayop na yun. Are you getting this? Yes. In network marketing, nakikipag-usap ka, pinagmamalaki mo yung negosyo mo, convince ka na yayaman ka kahit hindi pa. But you have the conviction, you have the direction and vision that you know that you're going to be successful in life. Kaya pag may kausap ka, kahit negative pa siya, hindi, dami ko na nasalihan na ganyan. Hindi kasi ako yung sinalihan mo. Kung ako yung sinalihan mo, mayaman ka na. Conviction. Are you following? Yes. Pero kung medyo mababa conviction mo, eh, dami na kasi akong sinabihan na ganyan eh. Eh, mababa conviction mo. Ay, ganun. Shit, kinakabahan ako. Mukhang nabudol talaga ako. Am I making sense? Yes! Ang pinakamahirap pa, yung tropa mong palagi mong kasama, na matalino lang, pero wala namang alam sa network marketing. Wala, hindi talaga nauunawaan. You know? They're just intellectually, you know? They're intellectually gifted. But they don't totally understand what network marketing is. Are you with me? Yes! Kaya pag medyo nangibabaw yung emotion, hindi totoo yan. Alam mo ba, umulan, bumagyo, natutulog na ako sa gasolinahan. Ay, nakikiligo na ako sa ibang bahay. Eh, yung isang kasama mo, pinipilit ka na ako, bro. Alam mo sis, galing na ako dyan. Yung mga nasa taas lang yung kumikita dyan. Kaya ka pinag-recruit, pinapower-power ka, ini-inspire-inspire ka, binabaliw-baliw ka para magtrabaho ka lang na magtrabaho. Eh ikaw nung time na yon sobrang rejected ka. Ang daming may ayaw na sa'yo. Inaway ka na ng downline mo. Natunawa ka na ng grupo mo. Kaya anong nangyayari sa utak mo? Oo, tama talaga eh. Binabaliw lang talaga ako ni upline eh. Ang hirap talaga eh. Am I making sense? Yes! Kaya ang hirap ngayon ibalik. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, friend. Friend! Natatamaan ka ba? Tanungin mo sarili mo. Every time you offer the opportunity to someone, tanungin mo sarili mo, iiskamin ko ba tong tao na to? Lolokohin ko ba tong tao na to? Pagsasamantalahan ko ba tong tao na to? Pag ang sagot mo hindi, with full conviction, then, why are you scared in offering the business? Bakit hindi ka makapag-close ng elite package, diamond package, even starter? Because your conviction is very low. Dapat nga mahiya yung prospect eh. Excuse me? Ako na nga magpapayaman sa'yo? Ako pang mag-a-adjust? Eh, coach, mahirap pa kasi ako ngayon eh. Huwag kang mag-alala.
Yung coach ko mayaman. Pa-coach ka sa kanya. Mas mapapabilis ka. Mahirap ka pa today, but you want to coach someone na magpayaman. Mahirap po ang pagsasabihin mo yung coaching and building at the same time. Building part ka pa lang. Stages of network marketing. Planting. Wala ka pa dun sa mentoring, coaching, o pasabog. But sometimes you have to go advance eh. Or you are going in advance mode eh. Nakarecruit ka ng dalawa, tatlo. Sometimes, akala mo, coach sa coach ka na. Tatlo. Ito gagawin mo. Gawin mo ganito. Ha? Pag nakita mo yung bola, ibasa mo sa kaliwa. Tapos ibasa mo sa kan. That's coaching already. And nasa building part ka pala. Am I making sense? Yes! Are you learning so far? Yes! Maganda ba yung inatenan mo? Yes! Alam mo bakit ako ganito? I really appreciate those people na kahit bumagyo, kahit bumaha, pinaglalaban yung Monday habit. By the way, so, kaya medyo itotodo ko yung training ngayon. Kung medyo, I know the feeling na nakaupo dyan. I know the feeling na nagmamadali. Yung nabuboard. Ano ba yan? Taba naman ng speaker natin. Wala namang sasabing maganda. Ano ba yan? Hindi pa matatapos yan? Ano oras na? Kanina nga, pag-akit ko rito, ang nakikita ko sa mga mata, mag-i-start pa na? 9 o'clock na. Tama, mali. Thank you. Kaya lang, nakita mo yung speaker, pwede na. Eh, nung pumasok pa naman ako, nakaipitsan ko eh. Pag-arap, pwede na. Nung huminga, but I'm confident enough. Eh, ito yung chan ko ngayon. Nalakas ko kumain. Hindi ko maitago. Kesa naman, malaki ng atyan, magtatago pa ako. Walang perfect timing, ladies and gentlemen. You don't wait na sumeksika para magsimula kang yumaman. You don't wait na magpatato ka ng kilay bago ka humarap sa tao. Ask me why. Imagine mo, nagugutom yung anak mo. Nagkakanda haba-haba yung utang mo sa tindahan. Pag tinanong ka ng anak mo, Ma, Pa, bakit hindi pa tayo mayaman? Kasi dak yung kilay ko wala pa. Are you following? Yes! But seriously, it's not a joke. You should be serious enough to fight for your dreams even without your eyebrow. Hello? I met, you know, yesterday and last Saturday, we have attended the Wealth Summit of the TRC, Truly Rich Club, by Mr. or Brother Bo Sanchez. Together with our mentor, Coach Jason De La Cruz. You know, every time you attended something like, you know, worth 16,000 training, we paid for it because we know the value. We paid for it 16,000 pesos because we really know the value of those words na maririnig namin from those successful people compared with us. Hello. Yes. You know what? You should thank yourself and you should congratulate yourself kasi you are hearing those words
ng walang bayad. No, seriously. Mamaya, baka makita nyo si Coach Jason. Meron kang maririnig sa kanyang words, pero walang bayad. We are paying this kind of amount because ito yung nagse-separate. It's not about the money. It's the value of this training. Yung bumibili ang makakaintindi. Nagets mo? Yes! So, marami kasi nakakita, ang isipin ka agad, ang mahal naman. Pangbigas ko na lang. Practicality-wise, yes. Kasi sabi nga po ni Coach Jason, you have a long-term problem and you are solving it by short-term solution. Hello. Ang ganda nun, no? Pang Instagram yun. Pang caption. You know what? It's all about you. Ikaw. Sino ba yung nakakasama mo sa buhay? Pagising mo sa umaga, yung katabi mo ba multimillionaire? Pagising mo sa umaga, yung katabi mo ba may growth? Yung nakikita at nakakausap mo ba sa bahay, mayaman? Malupit? Magaling? Kasi pag wala kang ganong environment, then you have to pay for it. Ninya Bakani, simpleng nanay with 1.2 million subscribers on YouTube. 250,000 every month consistently in YouTube vlogging. Isn't it amazing? Yes! Dean Pax Lapid. I hope nagbabasa ka ng mga book. Kung nagbabasa ka, kilala mo siya. Entrepreneur. Director in Philippine Stock Exchange. CEO of IT Spark. Nung nagsisimula siya sa negosyo, he lost 500,000. Malaki? Yes! Dollars. Right now, may mga anak siya. Ang lahat ng anak niya, ang pangalan is like laging merong Frankie, Frances, Francia. Pag hindi letter F yung name, walang 5 million. Pag sinunod sa letter F, may 5 million yung magulang. Sarap maging tatay, no? Sobrang yaman. Ay. Don Soriano, kailang kilala sa TikTok. TikTok sensation with 500,000 followers in a matter of 150 days. Ilang araw? 150 days. Wala naman siya kikitain sa TikTok, hindi naman nagbabayad sa TikTok. But because of TikTok, he was able to earn 7 digits in his business. Estudyante po ni Chinkitan, si Don Soriano. Larry Gamboa, for richer, or think rich, or think richer, I forgot the exact title of the book, pero may rich doon. Larry Gamboa is a PhD, a best-selling author in National Bookstore. Katabi ko mismo. Nag-training. Pagtingin ko lang sa mata niya, oh my goodness, Mr. Larry Gamboa, can I have a picture with you? Oh, sure! Sabi niya, what's your business? I'm into MLM po. Oh, that's a good business. Actually, apply ko po yung top 1 namin. Panalo yan. Grabe po, nakilala ko po kayo. I'm glad na na-meet din kita. Ah, Rex Mendoza. Rex Mendoza. Familiar sa Ayala? Yes.
Ayala. He owns a co-director of Ayala Land. Sobrang yaman. Sobrang lupit. Rex Mendoza is also a best-selling author. Marami siyang book, firing, no? Firing yung book. Pero lahat yon ng books niya nakakayaman. Sobrang yaman po nito, alright? Siya po yung nagiging consultant ng mga companies na gusto mag-invest ng 1 billion peso pataas. Hello? Okay ka lang? Brother Bo Sanchez? Kilala mo? The founder of Really Rich Club, The Feast, The Kerygma, and so on and so forth. Mga foundation, a multi-billionaire also, Brother Bo Sanchez. Dimples Romana, she's my ex-girlfriend na since... Hindi niya lang talaga naalala kasi masyado na matagal. A very successful real estate entrepreneur. Marami siyang lupa, nabibili niya yung lupa like for 200,000, binibenta niya ng mga, you know, 50 million. Hello? Yuki Ordaz. No, bakit kaya bigla ako nag-shift, no? From TRC kasi yung pinag-uusapan natin eh. Truly Rich Club, yung inatina namin kahapon. Those people are very successful. Tama, mali? Tama! Sa kanya-kanyang industriya. Tama, mali? Tama! Ngayon, tanong ko sa inyo, sino po dito ang may kakilalang multi-billionaire? Sino po dito may kakilalang multi-millionaire? Coach Jason. Yung nahahawakan mo, yung nakakausap mo, yung close mo, yung nakaka-text ka, yung nakakausap ka. Pag wala ka pang kakilalang ganon, simulan mo nang magpakilala. We have Coach Yuki Ordaz, ladies and gentlemen. Kilala niyo Team Empire? Magaling ba? Yes! Malupet? Yes! Mayaman? Yes! Sinong gusto makasama si Coach Yuki? Taas ang kamay. The question is, ba't hindi mo pa siya nakakasama until now? Hello? Dahil hindi pa mayaman. Ganun ba yun? Dahil hindi pa mayaman? Is it because you are lacking of aggressiveness? Yes. Abot kamay mo na lang, kapatid. The founder of Empire Builders. This is Coach Yuki. And this is Coach Maris Estrella. Magaling o sobrang galing? Coach Melinda Lee. Kilala nyo? Yes! Magaling? Yes! Malupet? Yes! Earning 500,000 per month. Yes! Consistently. Kilala mo? Yes! Bakit di mo kinakausap? Ba't di mo kinakalabit? Coach Mel. Coach. Paano ba ako yayaman, Coach? Because you are what? Nahihiya ka. Kasi you're not yet confident. Kasi Coach, wala pa akong kilay. Nakakahiya. Coach, wala pa akong resulta. Coach, baka hindi ako pansinin. Kaya sometimes, may mga tao kasi na pag hindi makalapit sa mga mayayaman,
mas gusto na lang nilang lumapit sa mga kalibel nila or mas mababa sa kanila. Kasi yun yung kaya lang nila. Tama? Yes. You are intimidated by your pride, not by them. Malupit, magaling. But you are not involving yourself, ladies and gentlemen. Deputy teachers, patingin ng kamay. Alright. Ang pinakamayamang deputy teachers po ay nasa inyong harapan ngayon. May sariling bahay, may Everest, may artista van, nagkakalahating milyon, minsan nag 1 million per month, may Porsche. Dati galing sa 3,000 pesos, lubog sa utang. Ngayon, grabe ang earnings. Nakikita mo? Yes! Mamaya, nandyan sila. Yes! And you are not even calling their name. Coach Maris, ikaw po yung... Sino nga ba siya? Basta mayaman siya. Nahihiya ka. Eh kasi coach, hindi ko alam sasabihin ko eh. Hindi ko alam itatanong ko eh. Kasi na-intimidate ka nga eh. Correct? Magaling? Yes! Sobrang lupet? Yes! Coach Arian Bayani. Accountant, branch manager of General Santa City, earning 1 million pesos per month with Porsche. Eto, maiintindihan pa kita kasi taga Mindanao, kung hindi mo nakakausap. Pero ang bilis lang ng Facebook eh. Coach Yanni, I'm just so inspired by your story. Tapos nag-reply ng, hi! Pag ang impact sa'yo, nung nag-hi, hi! Ganun pa yung reply sa ni Coach Yanni. Tapos ang reply mo, Imagine, ang dami kaming nanggigigil na ma-reply yan ng isang Arian Bayani. Tapos sinake for granted mo lang. Sayang yung pagkakataon, kapatid. Coach Nen Castro. Ito, grabe. Hawakan ko na yung damit nito. Mayaman na ako. Nasa Dubai po siya ngayon. He is our overall top 4 of Royal. And earning consistently 1 million to 1.5 million every month. The founder of A-Team. Sobrang galing po na leader. Diamond palagi po siya every month. Magaling? Yes! Nakausap mo na? Yes! Na-message mo na? Yes! May picture ka na? Narinig mo na mag-training? Yes! Sometimes, napapanood mo sa YouTube, Coach Den Castro, training niya. Kami, gigil na gigil, pero ikaw, 1 minute pa lang yung YouTube video na training, yung mata mo, ang bigat na. Top 4 of Royal, 1.5 million per month. Ay. Si Coach Ian, sabi nga nila, kung sino yung lagi mong kasama, yun ang nagiging ikaw. Kaya pala lumalaki na yung chest ko. Now, kidding aside, this power couple, they have a very, very good heart. You know, whenever you approach them, magpapapicture. Yes. Sometimes, kukunin pa nila yung cellphone mo, akin na. Tama mali.
Likeable, approachable. Yes! No wonder. Coach Ian Cuevas is the youngest Porsche owner. $300,000 per month combined income, sometimes nag 1 million ang power couple. Mamaya makikita mo sila dyan. Yes! Are you excited? Yes! So, sa mga bago dito, kaya ko to pinapakita sa inyo, hindi man ako yung magyabang sa harapan nyo, pero ipagyayabang ko sila. Yes! Yun ang meron ako ngayon. Nakakausap, nakakasama. I'm just gonna wait for the wealth to come in. Yes! Kasi yung pananaw nila, magiging pananaw ko. Yung galawan nila, magiging galawan ko. Yung salitaan, desisyunan, makukuha ko. Kasi I'm spending my time kahit wala pang kapalit na pera. Kapatid, parang ano, parang ang hina ng palakpakan ninyo. Coach Jason De La Cruz is, I can tell you that he really mastered his craft. He's the only person I know in network industry that can really build an organization. Yes! Genuinely. Yes, Mama! Without the budol part, yes. Without the poweran part, yes. Without the baliwan part, yes. Kaya kang i-guide at kaya kang payamanin ito. Mama! Kaya very selective yung makakalapit sa kanila. Ask me why. Why? Yung qualified lang. Yung talagang paglumapit, magpapaturo talaga. Kasi possible, may mga lumalapit sa kanila na mas magaling pa sa kanila. Dapat lalapit na magpapaturo talaga sila. Are you following? Yes! Coach Katrina De La Cruz, the queen, the very supportive wife, sabi nga nila, in every man's success, there's a there's a woman behind for every... Ayan, galing, kabisado nyo. Movers and shakers na ata si Coach Scott, right? Chairman. Nagkakalahati, ₱300,000 per month. Coach Jason De La Cruz right now, ranging from 3 million to 4 million pesos per month. Imagine yung kanyang mga sasakyan, no? Ang tawag ko rito, humble brag. Humble bragging. Ako na yung nagbabrag kasi sobrang humble. From Toyota Vios, Chevrolet Camaro, Nissan GT-R, bumili po ng cash ng Expedition, Ford Raptor, nakatira sa Ayala, Alabang, bumili ng worth 21 million na sports car na Ferrari. Pumunta sa dagat, bumili ng speedboat. Ngayon, parang gano'n naman ang gusto. Every time nakikita ko siya, parang naglalakad siyang 2 million. Boss, Hermes, Rolex, Hermes, Louis Vuitton, Armani Exchange. Yung ipin niya, kalahating milyon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung ipin. Oh, what's my point? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ask me why. Why? Lakasan mo, ask me why. Why?
minsan ka lang makakilala ng mga ganitong nilalang. Pag hindi mo ibibigay talaga yung oras mo makilala sila, matatagalan ka. I'm teaching you the shortcut for success. The fastest way, kilalanin sila. The fastest way, maging close sila. Are you with me? Yes! But you have to? Ready. Kasi hindi ka talaga lalapitan if you are not yet? Ready! Pero pag ready ka na, trust me, sama ka lang. You can? Yes! Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, I'm so excited. Are you still there? Yes! Why are you looking your watch? Are you bored? Stop na tayo? No! Nakwento ko nag Well Summit kami kahapon. Kami kasi kasama ko si Coach Jason. He wants to diversify. He's already earning 3 million to 4 million. Hello? Sino ngayon ang dapat makasama at makausap at makasalamuha? Siya. Dapat mga multi-millionaires din. Yes. Or multi-billionaires. For him to grow more. Correct. Hindi pa tayo natatapos sa 3 million pesos per month. Yes. Hindi dahil hindi siya kontento, pero kailangan niya pang mag-grow para sa mga tao ng Spartans. Woo! I want you to appreciate this gesture, ladies and gentlemen. Pwedeng hindi na siya mag-training, kapatid. Pwede na siyang humiga sa kama. Remember the 10,000 per month? Pag sumahod, higa na sa kama. 3 million per month! Hindi siya humihiga. Sabi po sa statistics, yung mga taong kulang sa tulog, carcinogens na daw kasi ngayon yung deprivation of sleep. Pag more than 7 hours, carcinogenic na siya. Ibig sabihin, nakaka-cancer na. It can cause you cancer. Natutulog. Tinan mo nga yung katabi mo. Mukha bang bagong tulog? No, kidding aside, listen. I'm also sleeping like a baby. Natutulog din po parang baby. Baby. Yung every 2 hours nagigising. Di ba ganun yung baby? Pag nagugutom, magigising. Iiyak. So I'm sleeping like a baby. What about you? Are you sleeping like an adult? Hello? Ang sabi ko dun sa argument na carcinogens yung sleep deprivation, ang sabi ko sa kanila, you know what, in network marketing, forget about sleep. Because there's a lot of sleep after death. Na-record ata. All right, now let's proceed with our training for tonight. Mag-start pa lang po tayo ng training. Nagbayad kayo, di ba? Nagbayad ba sila? Pakisingil na lang, ha? 10,500 per head. Kaltas na lang namin sa check-in ninyo. Hindi, joke lang po. Alright. Let's talk about first rate ABC rule. But before that, we have to, you know, define the ABC. A, B, C. Come on, guys. Help me out. What's the meaning of A?
ag? Advisor. Ano si B? Priest. Ano si C? Friar. Or? There's a difference between customer and a buyer, by the way. Pag sinabing buyer, ito yung bumili lang. Pag sinabing customer, ito na yung bumalik sa'yo. Anong gusto mo, buyer or customer? Customer! Downline or customer? Downline. Downline or a leader? Leader! A for advisor, B for bridge, and C for client. Again, what's A? Advisor! Ano yung B? Bridge! Ano yung C? Client! This is the only rule in network marketing. Pag sinabing rule, walang makakabali kahit sino ka pa, kahit magaling ka, presidente ka ng Pilipinas, ikaw yung mapapalit kay Queen Elizabeth, kahit sino ka, no exemption. Pag hindi mo ginawa sa network marketing properly ang ABC rule, you can never be successful. Uulitin ko, you can never be successful in network marketing if you don't know how to bridge properly. Guess what? Kahit hindi ka pa magaling, mag-present, mag-invite, ABC rule lang, yayaman ka na. But again, there's what we call second rate. Trying hard. ABC rule. Kaya mahirap umaman yung second rate. But what I'm going to teach you right now is not the second rate, but the first rate. Sinong gusto ng taas ng kamay? Very good. Lend me your ears. Are you still there? Yes! Kalapitin mo yung katabi mo. Sabi mo, ayusin mo yung upo mo. Ayusin mo. Very good. Nakakayaman po itong sasabihin ko sa inyo. Baka naman, inaantok ka na. Kalimutan mo muna yung gas dun sa bahay mo kung naisara mo o hindi. ABC rule. The goal is you need to bridge your advisor to your client. Pag sinabing bridge, what does it mean? Anyone, what does it mean? Tulay. Ang galing. Parang tinagalog mo lang. Itutulay, i-coconnect, i-bridge. That's the most crucial part in network marketing. Itutulay mo si A kay C. Ikaw si bridge. Ibig sabihin, i-coconnect mo silang dalawa. Silang dua. I-coconnect mo. Pero, pag hindi maayos yung pag-connect mo, paktay ka diha. So the basic part or the basic in ABC rule, it should be like this. A, B, C. This is the basic of ABC. Mas mataas si A kesa kay C. Whenever you bridge your advisor, kailangan mas powerful si A kaysa kay C. Hello? Yes! Lalatiguhin kita pag ito ginawa mo. Guest kita. Advisor kita. When we say advisor, uplines, coach, ay, ang galing. Basic. Ito po yun. Kunyari, ako si Bridge. Ito si client. Pwede po ba kayong tumayo? Okay lang po ba? Sige po. Dito po sa harapan. Sige po. Yan. Tayo ka lang po. Labiro lang. Pwede kang tumayo? Alright. Ito si C. Siya si client. Right? Siya si A. Siya si advisor. Tanong, bakit ko kailangan i-connect si advisor kay C? Para makilala.
Para matulungan ka. Ang sweet naman nun. Para matulungan ka, bridge, in-invite ko siya. Pwedeng kamag-anak ko siya. Pwedeng kaibigan ko siya. Pwedeng ex-girlfriend ko siya. Nyari lang. Tinilig ka naman. Wala lang. Alright, anong pangalan po? Sorry? Marilyn, Ate Marilyn. I'm using pull. As a bridge, I'm the one who's pulling. Pag sinabing pulling, you're not doing push. Ano yung push? Bili ka na! Kaya mo to! Kala ko, mahirap ka! Papayamanin kita! That's push. But pulling, di ba sabi mo, kailangan mo ng income? Kaya kitang tulungan. Pero papakilala kita doon sa mayaman. Pulling. Yung asawa mo medyo may problema sa income, right? Ganun din nangyari sa akin before. Mas malala pa ngayon sa inyo. Pulling. Pull. Come on, pull. You cannot do push and pull at the same time. As a bridge, you need to pull. Are you with me? Yes! Hawakan mo lang siya. Pull! Huwag mong pagka-pull mo, tas na RPP. Oh, ano, papayamanin kita, ha? Tingin ka na! Gawin mo na! Cannot be. Are you with me? Yes! As a bridge, you are pulling your client to someone who can push her. Advisor. Malupit ang resulta. Matindi ang yaman. Yung wala siya, meron siya. Hello? Maraming utang, walang utang. Walang sasakyan, may multiple sports car. Walang bahay, maraming bahay. Walang pera, 5 digits per month. 7 digits per month. Are you with me? As a bridge, my goal is to pull her para ma-push ni advisor. That's ABC. ABC. Ito yun. Siya si A, ako si B, siya si C. Pag ganito ginawa mo, layo ka po ng auntie, Ate Marley. Layo ka po ng auntie. Huwag masyadong close. Thank you. Applying! Grabe. Kasama ko yung pinakamayaman sa Bulacan. Applying, kailangan i-close mo to. Galingan mo, Applying! Ay, ma'am, wait lang po ha. Kasi yung kakausap kasi sa'yo, Applying, pasaway. Wait lang po. Applying, bilisan mo. Applying, bilisan mo! Bilisan mo! High end to eh! Ma'am, magandang araw po, ma'am. Yung Applying ko po. Ayan. Siya po yung kakausap po sa'yo para po mag-convince sa'yo po kahit mas mayaman ka sa kanya. Kahit ikaw po may sports car, siya rin po, wala pa. Are you following? Layo lang po ng konti, Apple. Pasensya na po, ginagamit kita ngayon, ha? Pasensya na po. Pasensya na rin po. Usually, mga tinatawag ko sa harapan na hindi pa member. Hindi pa nasisira record ko, Ate Marlene. Lahat ng mga tinawag ko sa harapan na hindi pa member. Sila yung nag-member once upon a time bilang umaman after ilang years. Hindi pa nasisira yung record na yon. Kaya huwag mong sisirain. Okay, ito ba? Huwag ganito, ha? Huwag ganyan. Applying! Bilis! Mare! Ito naman, sinabay na nga kita. Ito dito.
Oh, applying. Tingin yung sinasabi ko, eh, ano eh, mas mayaman ako. Mars, siya yung sinasabi ko na mas mayaman ako sa kanya, pero siya yung nakakalam ng negosyo eh. Kaya Mars. Oh, di ba, apply, sabi mo, susuporta mo ako? Sabi mo, mag-invite lang ako. Oh, invite ko yung lagi nang umutang sa akin. Para naman matulungan siya. Kasi ang pera eh. Utang-utang. Teach them how to fish. Mars, huwag masyadong hingingi ng fish. Oh, usap na kayo. Apply, mali yung sinasabi mo, apply. Teka lang ha, kasi medyo baguhan kasi ito sa negosyo eh. Nagets mo? Yes! Nagets nyo? Yes po! Thank you so much. Palakpakan mo natin. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Jay. Are you learning? Yes! Are you sure? Yes! So this is the basic. So pag ikaw, advisor ka, or may advisor ka, nagsasalita na yung advisor mo, as a bridge, you have to listen carefully. What's the word? Sabi ni upline, ni advisor, alam mo, dito, yaman ka talaga kasi ako, ginawa ko ng negosyo. Ilang months lang, kumita ako ng 500,000 pesos ng isang buwan. Eh, sumingit ka bigla sa bridge. Oh, di ba sabi sa'yo? 500,000. Dito, tutulungan ka talaga namin. Hindi puro pera-pera lang dito. Hello. So, ang sinasabi ko, those are second-rate ABC. Are you getting this? Yes. Yung pala mo, out of this world. As a bridge, yung pala mo, out of this world. May sinabi si advisor mo, grabe, dati sumali ako sa networking, naghirap talaga ako. Eh, hindi ka nakikinig. Tama talaga eh, grabe talaga eh. Mali yung pala mo. Okay ka lang. Are you listening? Those are second-rate ABC. Alam mo, pag may kausap ka mga, you know, A crowd, B crowd, they'll be somehow be annoyed. Are you getting this? Yes. Like, para ka nang, it's not proper. Imagine mo, Brother Bo Sanchez, ganunin mo. Brother Bo, gusto mo yumaman? Tama talaga, eh, grabe talaga yan eh. Am I making sense? I'm gonna teach you the first rate ABC. Is that good or very good? Yes. Are you with me? Yes. Okay ba yung time na ginugol nyo rito? Yes. Hindi nga. Yes. Sulit ba? Yes. You know what? I really miss this platform. Siguro, ano, asarap lang mag-training whenever na may nakikinig sa'yo na may hunger talaga sa pagyaman. Yung tipong pagkatapos nito, mamaya ang galing mo na mag-bridge. Yes! Hindi lang yon. Ang pag-uusapan natin, how can you be a very good A? Okay ba yun? Yes! Huwag ka na sa C, Marlene. Huwag ka na sa C, ha? Alis ka na dyan. May bago pa rito eh. May nakita ako, nag-raise na nga. Ikaw ba yun? Naka-color yellow? Ikaw yun? Hindi pa member? Ayun, sakto. Huwag mo nang pabutin dito. Papahirapan mo pa si A tsaka si B. Maging B ka na tsaka A. Now, seriously speaking, why am I telling you this? Kahit hindi ka magaling mag-present, trust me on this. Kahit hindi ka magaling maglatag, hindi mo kabisado yung 2x2x4. ABC lang. Magkaka-sports car ka. Kahit hindi ka marunong mag-encode, kahit hindi ka marunong mag-process ng pihiin sa baba, ABC rule lang, yayaman ka. Kaya pag medyo may nagsabi sa yung client na, you know what, I'm just so busy doing my business, I don't think na magagawa ko pa tong negosyo kasi parang ang dami ko pang dapat aralin. Good news! Katulad mo ako, sobrang busy ko din. Kaya isang training lang muna papatinan ko sa'yo. ABC rule. Yun lang.
How to invite, how to bridge. First rate. Not trying hard. Professional bridging. Let's talk about the first letter. F. Focus on your intention. What's the word? Focus on your intention. Dala-dala mo si client. What's your goal? What's your intention? To help. Let's be more, you know, specific. Anong intention mo sa tao na yan? Come on. Guys, let's be more specific. Direct. Follow up. Or empower. What's your intention? Bit-bit mo si guess. Then what's your intention? Pa-follow up ba namin yan? Ida-direct ba namin yan? Ay, thank you so much. Bibigyan kitang libreng jacket later. Joke lang. Saan ang goal mo? You have to be clear about your intention sa pagdala dyan. May tatlong klaseng guest, kapatid. Ilan? May manok. May mga manok. You know, chicken? Yes. Diba yung chicken, mga bak, diba? May hingay, panagsama-sama, nadaldal, ito yung mga marites. Alam mo yung ang daming sinabi, pag pinalipad mo naman, hindi naman makalipad. Ito yung mga chicken. Meron ding mga turkey. Pabo. Ito yung mga guests na, huh. Ah, okay. Alam mo yung pabo? Maangas yung pabo, di ba? Ang laki. Baka alam mo, sino kakainin ka eh. Pero pag talikod, wala namang buntot. Yung pag, gaganon pa yung pabo eh. Sisindaking ka eh. Pero, walang buntot. May mga guest din na gano'n. Kala mo, eto pala yung building ninyo. I see. You have a 4-story building. That's nice. Pagtalikod, wala namang laman ng bulsa. Meron din mga guest na eagle, agila. Yung mga agila, ito lumilipad mag-isa. Kaya nilang magtrabaho, kumain mag-isa, mabuhay mag-isa. Are you following? Meron silang mga mata ng negosyo. Ah, okay. Yan pala yun. Ay, grabe. I think I can do it. I know I'm a leader. I can guide. I can give direction. I have this vision. Let's talk about it. Anong gusto mo? Chicken? Turkey? Or eagle? Eagle! Siyempre, eagle. Pag may eagle kang dala-dala sa Quezon Avenue, eh. Kahit maglakad ka, oh, nakasabit yung eagle. Excuse me, I have an eagle. Pag titinginan ka, eh, oh my goodness, may eagle siya, lupit. Try mo, dala-dala mo sa Quezon Avenue, chicken! Pagtatawa na ka, hindi. Mukha kang ewan nun. But here's the best part. Dala-dala mo! Turkey! Ang bigat! Kaya pagpasok mo ng Royal, pagpasok mo ng entrance ng Royal, syempre entrance eh. Pasok mo, pasok ka, may dala-dala ka, tatanungin ka namin, Marlene! Ano yung dala mo? Upline! Chicken! Ang ingay! Ang negative, ang dami sinasabi. Kapag kumakamot-kamot, alam na namin, chicken yan, chicken. Tapos, pagpasok mo, titimbrihan mo kami. Ah, Marlene, ano yung dala mo? Coach! Pabo! Napakayatang, coach! Grabe! Pero,
Pagandala-dala mo. Eagle, loud and proud. Marley, ano yung dala mo? Coach! Eagle to. As your advisor, alam na namin kung paano yung approach. Ah, pabo pala yan, ha? Are you following? Yes! But again, you have to be clear with your intention. Papapahiinin ba yan? Hello? Yes. Ipa-follow up ba yan? Or i-empower na lang? Are you following? Yes! Para pag halimbawa, ikaw, lalapit sa coach mo, Coach, may bago kong idadirect, Coach. Eagle to, Coach. Alam na kagad namin. Are you with me? Yes! So, you need to focus on your intention. Kaya, pag may kakausapin kang advisor, since you know your intention, dun ka lang mag-i-stick. Focus. Hello? Kasi marami kasing mga segue yung utak mo minsan. Gusto mong papahiinin, pero gusto mong empower. Isang royal! Wow! Dalawang royal! Au, au. Am I making sense? Yes! Pag direct, follow up, more on amazement. Sa layman's term, babaliwin natin yan. In layman's term ng networking. Are you with me? Yes! Lalo na yung mga pabo, ang sarap ba sa akin yan? Oh, pabo! Sabi mo, malupit ka. Di ba? Alam mo, yung upline ko, malupit din. Katulad mo, malupit ka, pero yung coach ko, malupit din. May sports car yun. Ang lupit nun, di ba malupit? Tama ba? Di ba malupit ka rin? Malupit din yun. Kaya pa nagtagpo kayo, parehas kayong malupit. Yung meron siya, magkakaroon ka. Yung meron ka, magkakaroon din kami. Kasi malupit ka. Nakaka-excite ba? Yes. Pero pag chicken, medyo sasawayin mo lang onte. Wait, ma'am, wait lang po. Sabi niyo po, di ba? Sabi niyo po, kailangan mo ng extra income. Oo, kailangan mo ng extra. Kaya lang, baka mamaya, networking yan, butol-butol tayo. Ma'am, wait lang po. Paano kita matutulungan, ma'am? Kung hindi tayo magkakaintindihan, pakinggan niyo muna ako, ma'am. Okay lang? Kasi ito yung gagawin po natin. Pag-alaman mo na to, tsaka ka po ngayon magkaroon ng conclusion. Pag tumahimik na si Chicken, ang bilis na lang yan, i-direct. Are you with me? Yes! Pero si Eagle, medyo iba tanungan yan. Ibang level yan, si Eagle. Iba tanungan yan. Well, pag ako nag-diamond package, magkano kikitain ko pag nakakuha ko ng dalawa? Ma'am, kasi ganito yun. This is you. Pag may left and right, tsaka ano, may 2-4 ka. Panag-pay yung dalawa ng dalawa mo, meron kang ganyan. No. I'm asking about the diamond. Kasi nga ito yun, ma'am. This is you. May left and right ka, may 2-4 ka. No. I'm talking about, and I'm asking about, diamond. Ma'am, starter lang alam po, mami. Direct to the point, those eagle people or person, kapatid, when they want diamond, give them diamond. Eagle, yeah. Are you following? Yes! Oh. Let's acknowledge your presence, the queen of Spartans Elite. Of course. Coach Katrina de la Cruz, together with Coach Marisa Estrella.
And Coach Christian Cuevas is here. Thank you so much, King and Queen Spartans Elite Corps, for coming over sa training natin. They already know you. Sobra. Guys, palakpakan natin ang malupet yung ating SE Corps, the King and Queen. Are you excited? Yes! Kilala mo na? Nakita mo na? Swerte mo? Nakakabaliw yung nangyari sa'yo. Marlene! Are you a chicken, a turkey, or an eagle? Eagle! Mukhang meron tayong susunod na top earner nasa harapan. Alright, let's proceed. Letter F. What's the next letter? Is the letter I. Interested versus interesting. The problem with those turkey or pabo, they usually, you know, interesting part. Hindi sila yung interested part. Paano ba yung interesting sa interested? Si interesting, they're the one who's talking about themselves. Nakikipag-rapport ka pa lang sa kausap mo, nakikipag-usap ka pa lang, kinukuha mo pa lang yung trust. Kwento ka na lang kwento sa sarili mo. You know what? I have this car, I have this house, I'm earning this, ganyan-ganyan. Eh, mas gusto po ng prospect, listen, mas gusto ng prospect yung interested. They need to be listened. Kailangan pakinggan mo sila. Kaya interested, you always ask. Whoever has the question, always control the conversation. Whoever asks the question, always control the conversation. Huwag ka dun sa interesting. Nakakapagod makinig. Are you with me? Yes! Yung prospect, pag nakinig, nang nakinig at hindi nagsalita, mas nakakapagod yun. Yes! Tatanungin mo rin, saan ka nag-work? Anong work ng husband mo? Ilang taon na siya ron? Ay, panalo! Solid. May kakilala rin ako doon. Anong title niya ron? Pakwentuhin mo. Interested versus interesting. Are you with me? Yes! Maniwala ka sa akin. Pag yan nakinig, nandito pala si Bernadette Haguring, no? Napatitig ako sa'yo. Magkano na earnings mo? 131,000. As of September... Ang date ngayon? 19. September 19 pa lang, may 131,000 na. Gusto mong magkaroon nun? Gusto mong mangyari din sa'yo yun? Pwede ko bang matanong kung bakit gusto mong gawin at mangyari sa'yo yun? Sige po. Gusto ko rin magiging para sa pamilya ko at magiging. Ate Marlene, para sa family mo, I'm now trying to be interested. Tanong ako ng tanong. Nagsalita, ang sarap nung mapakinggan ka ng marami. Tama po ba? That's interested versus interesting. Versus interesting na, alam mo bro, ako yung pinakamayaman sa Royal bro, kaya kitang payamanin. Oo, ako yung mentor of all mentor. I'm the legend. Legend to. Kaya pag dumikit ka sa akin, yayaman ka. E kinuwento mo na buong buhay, interesting but not interested. Are you with me? Yes! The power of listening. Yan ang pinakamalakas makabuo ng relationship. Tinan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanyang friend, friend, don't be interesting. Don't be interesting. Alright. R is for real. The first rate ABC rule,
Nothing beats authenticity. Hello. Alam mo yung ABC rule na hindi ka authentic? Yung hindi na ikaw? Yung hindi mo magets na nagaganon ka? Hindi mo maintindihan yung sarili mo na bakit mo siya kailangan gawin? That's trying hard. Second rate. ABC rule. Are you following? Yes! You just need to be real. Kung sasabihin mo, medyo pwede ka dun sa tama talaga eh, then go for it. Kung gusto mo medyo social, right. That's nice. Perfect. Pag hindi naman bagay sa'yo yung ganon, then wag mong i-trying hard yung sarili mo. Are you with me? Yes! Nagets mo? Yes! So that's how to be real. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, totoo ka ba? Next. First rate. We talk about letter F. What's letter F? F. Focus on your I. R. Nasa first na tayo. Letter S for the standard. Let's talk about the standard. You know what standard is? Ano yung standard? Electric pan? What standard? Sorry? Ideal. For example, nag-concert po si Piolo Pascual. Ba't nasama ang tingin mo? Si Piolo Pascual nag-concert, ang ticket niya VIP, let's say, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Tapos ang general admission is like 500 pesos. Let's talk about standard. Kahit wala kang pera, pero ang standard mo, 5,000, you're gonna buy the 5,000. Meron namang maraming pera, pero ang standard niya, pang 500, kahit marami siyang pera, ang bibili niya, 500. It only means na hindi porkit marami ka ng pera, mataas na standard mo. Pero, hindi dadami ang pera mo pag hindi mo tinataasan ang standard mo. Are you with me? So, what I'm talking about standard here, kapatid, of course, if you are into brand of the, you know, clothes or clothing, katulad po nung best friend ko, si Mr. Bernie Liu, na namit namin ni Coach Jason, yung may-ari ng pen shop. Best friend na kami. Kinuha niya na yung number ko. Nag-text lang siya kanina, busy lang siya. For example, right now, ang standard mo is like pen shop lang. Hindi ka pa into LV. LV. Lumang vag. Joke lang. Kasi tina mo guys, for example, naka-LV ka, di ba? For example, LV ka. Pag ikaw naka-LV, paano ang dalahan mo? Excuse me? Pag pupunta ka sa mga magagarang celebration, di ba? Iahampas mo pa talaga sa guest. Excuse me. Whoa. Tama ba? Pero pag yung bag mo, you know, Seiko sana. Seiko wallet, di ba? Pagdating mo sa Magarbo, hindi siya sa ibabaw ng lamesa. San siya? Madalas yung mga nakakakuha ng mga magagandang buhay are those people na tinataasan yung standard niya. So why am I including this on our ABC? Simply because I want you to raise your standard whenever you choose your upline.
Whenever you choose your advisor, sometimes, ang hinahanap mo na lang is yung mas mababa sa level ng standard ng prospect mo. Hello? Kaya nag-fail yung ABC rule mo. Kasi mas mayaman yung guest mo kesa dun sa advisor mo. Yung advisor mo, nakasekosana, yung guest mo, naka Louis Vuitton. Am I making sense? Yes. Eh, coach, kasi wala naman akong masyadong choice, kaya yung uplink ko na lang eh. That's exactly our point. Pinakita ko lahat ng elite core. Lahat ng mayayaman sa buong Royal. Yes. And yet, you are not aggressive enough para maka-involve sa malaking community ng Spartan City. We have Coach Annie Ikeranom right here. Right now, she is the top two of General's Quest. 273,000 September 16 pa lang. So ngayon, kung siguro masyado mong ina-isolate yung sarili mo sa grupo mo na 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 pa lang, guys, expose yourself in a bigger community. We have Bernadette Haguring, 131,000. We have Annie Karanom, 273,000. Pag in-expose mo yung sarili mo, dala-dala mo yung guest mo, Marlene, that's Annie Karanom. 273,000 yan. Pag yun ang standard mo sa advisor mo, what do you think will happen? What do you think will happen? Ma-amaze, mababaliw. At the end of the day, magpipay in. Always raise your standard whenever you choose your upline. Am I making sense? Yes! You just know how to involve. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, buti na lang umatenda ko. Klaro tayo sa standard? Klaro, klarong klaro. ABC, malupit ka na bridge. Tama? So, syempre, pag high standard yung A mo, kailangan mas malupit kang bridge. Imagine mo yung advisor mo, 273,000 per month. Ikaw bilang bridge, parang awa mo na. Huwag mo i-take for granted yung advisor mo. Are you with me? Yes! So always raise your standard. You can raise it by attending our training every now and then. Crosslining. Empire ka, punta ka sa A-team. A-team ka, punta ka sa Top Guns. Top Guns, punta ka sa Team JDC. Team JDC, tawid tayo sa Empire. Yes! Raising the standard. Don't isolate yourself. Am I making sense? Yes! Tingnan mo ang mangyayari sa cheque mo. Good or very good? Trying hard is not an option. That's for the letter T. Trying hard is not an option. Kung hindi mo pa kayang bumili ng Gucci, Chanel, Christian Dior, and so on and so forth, huwag kang bibili ng peke. Tingnan mo yung katabi mo. Ask me why. Confidence mo, fake din. Pag mabusisi yung client mo, oh my God, that's LV. First class. Ew.
Duh. And you're trying to convince me to join your group? Di baling pen shop lang yan. Basta original. Tama po ba? Tinan mo yung katabi mo. Naka-Hermes ba? So, what I'm trying to say is, you know, trying hard, ibig sabihin, you will exert more effort. That is not you anymore. Listen. Listen. Hindi na ikaw yun. Hindi na ikaw yun. Trying hard. Second rate. ABC rule. What we're talking about is how to be or to have a first rate ABC rule. Yan ang pinagkaiba ng kultura ng Spartans sa ibang networking team. Nag-gets mo? So, don't be trying hard. Are you learning? Yes! React versus respond. A, B, C. Ano yung A? Ano yung B? B. Ano yung C? Client. Sino yung B? Sino yung A? Who will do the talking? Sino mag-inspire? Sino po? Your goal, kapatid, listen. Your goal is to keep your client to listen to every word of your advisor. So, napakahalaga ng react and respond mo dyan. Napakahalaga ng react and respond. Pag nag-react ka, you are not in control. But when you respond, you are in control. Paano yung react? Kunyari, may lumilipad na ipis. Ang reaction mo, "Hi, peace!" Eh, nadikitan ka. Kadiri! That's react. Nakaka-turn off. Ew. That's how you react. For a cockroach? Yeah. Really? No. Respond. It's like, there's a cockroach crawling under your skin. Respond. Oh. Oh. Cockroach. I'm gonna kill you, cockroach. Wait for it. Here I come. You're dead. Ganun din kapatid sa pakikinig. May sinabi si upline. Nakakayaman. Ang ganda nung sinabi, pero nag-react ka ng hindi angkok doon sa sinabi niya. Alam mo, ako nga, hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya tinuloy-tuloy ko na lang to para magpayaman. Nag-react ka. Apply, wag naman ganun. Patapusin naman natin mag-aral yung bata. Pambihira ka naman. Nag-react ka. Respond is like, pakinggan mo maigi ha. Ang daming umaman dyan. Hindi lang ako nagtapos ng pag-aaral eh. Mas maraming umaman na hindi tapos mag-aaral. Pero alam mo, umaman talaga ako ng todo rito. Told you. Kesa yung react. Are you with me? Yes! Ingat din sa mga salita mo. Nakakabalo yung sinabi ni apply mo. Grabe. Alam mo ba, after 5 days, kumita ako ng 500,000. React and respond. Are you with me? Yes!
Magkaiba yon. Hello. Second rate ABC rule, you always react. But the first rate ABC rule, you respond. Pinakita yung Ferrari. Pinakita natin yung artista van. You respond. Marlene, ang ganda ng artista van pag nakita mo yun. Pagbukas pa lang nun, nakakayaman ng sobra. Kasi wala tayong ganun eh. Hello? E napakinggan mo, mag-respond ka. Actually, tama. Kaya panggigilan pa natin. You respond. Are you with me? Yes! Kaya siya react and respond. Wala dyang no reaction, no respond. Maling-mali po yun. Hindi first rate ABC yun. Are you getting this? Yes! Are you learning? Yes! Authenticity versus quality. Ito yung may kaakibat dun sa standard at saka sa real. Kasi sometimes, you are procrastinating when it comes to quality. For example, you are waiting for you to buy an expensive bag before you invite a guest. Bago ka mag-bridge, bago ka makipag-usap, kailangan kompleto ka muna ng mga bagay-bagay bago mo gawin, and that keeps you procrastinating. Nagmamanyan na habit ka. Tsaka na, kasi wala pa akong ganun. Tsaka na, kasi wala pa akong iPad. Tsaka na, kasi wala pa akong iPhone. Hello? Hindi mo ba alam, pag mas authentic ka, kahit wala kang mga bagay-bagay na yon, mas madali kang magkakaroon ng quality things na gusto mo. Authenticity. Just be real. Just be genuine. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, friend. Yes! Magpakatotoo lang tayo. Are you following? Yes! Next, of course, take control of your emotion. Nasaan na tayo? Letter F is for? Very good. Letter I. Letter R. Again? Real. Letter S. Stop. Galing. Letter T. Try. First pa lang, solid na. First pa lang, solid na. Maaalala mo na, magiging conscious ka na. How about letter R? Marami bang natuto doon sa react versus respond? Anong gagawin mo? Very good. How about letter A? Pag napapaisip ka na sa quality at wala ka pa nun, just be authentic. How about na the letter T? Why am I saying this? Taking control of your emotion. Mahirap mag-ABC. Mahirap po mag-invite. Magdadala ka ng prospect, wala kang pera, magpapakain ka. At the end of the day, ire-reject ka. Taking care of your emotion, you are now having this blaming game. Hindi ka magaling applying? Pinabridge ko sa'yo, hindi naman ganun yung bagsakan. Taking care of your emotion. Kala ko ba magaling ka? Kala ko naka 200,000 ka. Ba't di mo napapayin yun? Ganun magalit yung mga pabo. Yung mga chicken, hindi naman kasi magaling magsalita yung ano. Hindi siya malupit. Hindi napapayin yung pang sampo ko na yan. But taking care of your emotion, ladies and gentlemen, to keep you always positive. At hindi natapat sa kanya, may araw ka din. Next, basic. Ganon din sa ABC rule. Because during the process, ladies and gentlemen, listen, during the process, mararamdaman mo na kung yung client mo papayin o hindi. Kaya nga, pagpatingin-tingin sa oras,
Nararamdaman mo na. Nako, ang hayop, hindi mag-pay in. Taking care of your emotion. Okay ka lang? Yes! Huwag ganun. Porkit hindi lang mag-pay in ngayon? Ganun na? Hello? Lalo na po yung walang tiyaga, yung during the RBP, yung mga guests na tumatayo, wait lang ha, iihi lang ako. Yung pala, hindi mo siya narinig ng maayos. Ang sabi niya, umwihi. Umwihi lang ako. Ibig sabihin, uwi at iihi. Mga ganon, huwag mong sukuan. Take control of your... Huwag kang mag-give up. Di ba, huwag kang mag-give up. Hindi pa tapos ang proseso mo. Uy, iihi lang ako ha. Samahan kita. Nag-gets mo? Respond. Alam mo bro, pagkatapos nito, nakita mo ba yung kinukwento ko sa'yo kanina pa? Iaharap ko siya sa'yo. Kasi tulad mo, call center din siya. Diba, 5 years ka na. Siya, alam mo ba, ilang taon na rin, pero after doing this, nagbago buhay. Diba, sabi mo sa akin, gusto mong bago buhay mo? Bro, andito ka na. Spend pa tayo. Huwag mong sukuan. Take control of your emotion. Huwag mo siyang mumurahin. Eto naman, nandito ka na eh. Bihira ka naman, oh. Pagkatapos kita pakainin, visit. Huwag ganon. Alright. Take control of, napaka-importante ito kahit sa lahat ng bagay. Hindi lang sa ABC rule. Hello. First rate, kasi darating yung time, ang advisor mo, hindi mo kasundo. Hello. That's the hardest part. Dito mo nalaman kung gano'ng kaka-mature. For example, Coach Ani, joke lang to. Joke, kunyari lang to. First sample lang. May papakilala ako sa'yo. But deep inside my mind, naku, papakilala ko ba talaga to sa malditang Ani na to? May ganun eh. Are you with me? Yes. Guys, whenever you're making a decision, take note of this one, sobrang importante nito. Whenever you are making a decision, make sure of it that it is a business decision. Yes. Not a personal decision. Kaya nga taking control of your emotion. Alam mo, malulupit yung mga idol ko, yung mga madalas ko rin kasama before, Sila Senator Robin Padilla. Sila dati, late, Senator Miriam Defensor Santiago. Sila Senator Franklin. Dila mga tropa ko to eh. Joke lang. Ito naman. Sobra ka naman. No. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Every time they having their debates, di ba? Bastusan talaga yung debate. Tagisan talaga ng talino. Mm. Di ba, Senator Franklin Delon, sabi mo, na ganito, ganyan, parang wala namang kaisipan yung mga sinabi mo. Sumagot naman yung isang senator. Sabi ni Senator Franklin, well, you know what? Ikaw yung walang utak. Kasi ganito, kasi ganyan. Debate sila doon. Pero paglabas ng Senate, bro, ang lupit mo kanina, bro. Ang galing mo mag-debate. Grabe ka talaga. Idol talaga kita. Taking control of your emotion. Sa buhay kasi, hindi mo lang ako pinansin, pinatamaan mo lang ako sa Facebook, kahit hindi naman ako yon, hindi na kita papansinin.
Hmm, ayoko dito. Hey, ayoko rin dito. Hey, ayoko rin dito, mga bully. Mga maldita. Kaya ikaw, nauubusan ka ngayon ng bala. Kasi you are not taking control of your emotion. That's not plastic, kapatid. That's taking control of your emotion. Hello? Yes! Are you listening? Yes! Last but not the least, last but not the least, energy! It's always about your energy again. Focus your intention. Interested versus interesting. Real, standard. Sige nga, ano? Trying hard. Grabe talaga. Lahat ng yan, baliwala if you don't have your energy. Tulad niyan, ngayon, kanina ka pa nakikinig, hindi ka masyado nag-check ng energy mo. Alam mo, all of you here want to learn, but most of you here doesn't have enough energy to be successful. Honestly. Because your energy na naka-reserve sa katawan mo is just for learning. Madalang akong makaramdam sa inyo ng energy for earnings. Are you with me? Yes! You can be energized kahit hindi kayo nagsisigaw. Pwede naman yun eh. Kasi baka mamaya hindi kayo nagpapakita ng energy mo kasi parang ayaw mo mag-full out. Alam mo yun? Parang hindi ka pa sanay. Medyo social ka ng konti. Like, ew, duh. I hate those action. You know, you can be excited. Are you following? Yes! Always check your energy. Always check it. Because energy is our? Energy. Paramdam mo nga yung energy mo? Grabe. Alam mo? Natutupo ba ang lahat? Yes! Promise? Yes! Ano ulit yung letter F? Letter I? Sabi nung nasa kanan. Interesting. Parang ano, parang sinasabi niya na, Coach, 11 a.m. Uy pa ako. R. Real. S. Standard. Always raise your standard. Letter T. Try hard. Oh, wag kang trying hard. That's only for second rate. Letter R. Doon ka sa respond. Letter A. Doon ka sa authentic. Letter T. Ano daw? And letter E? May isang daga. Tira mo yung katabi mo. Sabi mo, daga. May isang daga. Malupit tong daga na to. Matindi tong daga na to. Maniwala ka sa akin. Siya yung pinakamalupit na daga sa lahat ng daga. Siya yung pinakamalaking daga, pinakamalakas na daga sa lahat ng daga. Kaya lahat ng daga, pag si malaking daga, lahat ng daga nagbabaw sa kanya. Grabe, ayun na yung malaking daga natin. Kunyari ang pangalan ng daga, Berna. Kunyari lang. Yung tipong, si Berna, pag dumadaan lahat ng daga, nagsisipag, grabe si Berna, grabe talaga. Kaya lang, sa sobrang lupit ni Berna, sinubukan niyang lumabas ng lungga para makakita naman ng ibang daga. Kaya lang, to her surprise,
Si Berna, ang angas pa rin maglakad doon sa labas ng lungga. Nakakita siya, hindi daga. Ang nakita niya, pusa. Mas malaking pusa. Siyempre, mag-iisip ka pa ba? Pag hinabol ka ng malaking pusa, kung daga ka, react versus respond. Anong gagawin ni daga? Takbo si Berna! Nawala yung kayabangan, natakot ka, alam mo. Maliit na daga. Tapos pasok siya sa lungga, sa sobrang bilis niya, sobrang suyerte niya, hindi siya kapatid na huli ng pusa. Tapos nagdasal si Berna. Ay, Lord. Salamat, Lord. Niligtas mo ako sa malaking pusa. Pero, Lord, meron akong request ay, Lord. Okay lang ba? Kahit ako na yung hari ng mga daga, gawin mo kong pinakahari ng mga pusa. Pinakamaangas na pusa. Pinakamalupit na pusa. Eh si Lord, magaling. Si Lord, mabait kay Berna. Your wish. Grabe si Berna. After ilang segundo, from daga, naging pusa. Lahat ng daanan ni Berna na daga, nagtatakbuhan. Natatakot kay Berna. Paglabas ng lungga, lahat ng daanan ng mga pusa na Berna, nagbabaw sa kanya. Grabe! Berna! Ang lupit mo talaga! Grabe! Ang lupit ng bridging! Grabe talaga! Eh sa sobrang angas ni Berna, siya na yung pinakamalupit sa daga, pinakamalupit sa pusa. Si Berna lumabas ng bahay. Ang angas niya pa rin. Ako, pinakamalapit na pusa. Wala makakatalo sa akin. Eh, nakakita siya ng napakalaking aso. Nagkatitigan pa sila. Siyempre, pag hinahabol ka na ng aso at pusa ka, hindi ka na mag-iisip kung react or respond. Anong gagawin ni Berna? Humapirat ng takbo ang Berna. Nawala yung yabang, nawala yung angas kasi napalitan ng takot. Pagdating sa loob ng bahay, hingal na hingal si Berna. Nagpasalamat na naman kay Lord. Lord, thank you. Niligtas mo ko sa hayop na aso na yun. Pero okay lang ba, Lord? Mag-request lang ako, Lord. Total, nagawa mo naman akong pusa. Ang i-request ko naman, okay lang ba, gawin mo akong isang malupit at maangas na aso sa lahat ng aso. Eh, mabait si Lord. Sabi ni Lord, your wish is my... From pusa, naging malaking aso. Napakaangas si Berna. Wala na nagpapakitang daga. Tumatakbo yung pusa pa sa dumadaan siya. At lahat ng daanan niya sa kalye, sinasamba ang Berna. Grabe! Berna, ikaw ang pinakamalupit na aso sa lahat ng aso. Dumaan yung mga araw, siya yung pinakamagaling, pinakamalupit, at pinakamatinding aso dahil binagbigyan siya ni Lord. Na-board si Berna. Lumabas ng town nila. Napunta sa kagubatan. Eh, ang angas si Berna pa rin sa gubat. Ako pinakamalupit. Ako pinakamatindi. Tinitigan siya ng leon. Gutom na gutom yung leon. Ang laman-laman ni Berna. Parang ang sarap kainin nito. Hinabol ng leon si Berna. Siyempre, pag hinabol ka ng leon, hindi ka na mapapaisip kung react or respond. Takbo si Berna. Humapirot na naman ang takbo. Nakauwi ng bahay, hindi siya naabutan ng leon. Nagpasalamat na naman kay Lord. Hello? Maraming salamat, Panginoon. Pwede bang mag-request last na lang, Lord? Sabi ni Berna, nagawa mo naman akong pusa, nagawa mo rin naman akong aso, last na lang tagal ito, Lord. Please, last na lang talaga.
Pwede ba gawin mo naman akong pinakamaangas na leon sa lahat ng leon? Si Lord, mabait. Kaya, sinagot niya si Berna. Berna, this time, hindi na kita gagawing leon. Darating yung time, kukwestiyonin mo si Lord. Lord, bakit ganon? Nagawa mo nga akong pusa eh. Nagawa mo nga akong gawing aso eh. Tapos yung leon lang, isang click mo lang yun eh. For the first time, God rejected you. To her surprise, sinagot siya. Ang tanong, bakit siya hindi ginawang leon? Sumagot si Lord. Hindi niyo ba narinig? Sumagot siya. Ang sagot niya, Berna, kaya kitang gawing leon anytime I want. But, at the end of the day, leon ka man, pusong daga ka pa din. King of the jungle ka man ngayon, pusong daga ka pa din. Mindset mo pang daga, puso mo pang daga, galawan mo pang daga, kahit magmukha kang leon, daga ka pa din. And I know for a fact, you got my message. Yes. Tama? Yes. Ladies and gentlemen, if you have that mindset of a mouse, and if you want to be the king of the jungle, first things first, change yourself. Ikaw magpapabago sa buhay mo, igagayad ka lang ni Lord. Yes. Paglabas mo ng bahay, marami kang makikitang pusa. Marami kang makikitang aso. Kapatid, lahat ng taong nakita at nakilala at pinakilala ko, they are the tycoons. They are the king of their jungle. The fastest way for you to become successful is to find someone that is already successful. After them, talk to them, listen to them. Ladies and gentlemen, I want you to meet the King of Spartan Elite. Let's all welcome, ladies and gentlemen, Jason De La Cruz! Okay lang ba? Kami sa likod kanina, no? So, grabe, lapit ng bagsakan ni Sir James, no? Palapakan naman natin ulit ni Sir James Garang in the house. Yan, sige. Grabe. Sige guys, upo muna kayo. Saglit lang ako. I just want to commend each and every one of you who came here, even though despite of the, diba, the weather, diba? Kasi nahirapan pumunta, taas ang kamay. Hindi. Hindi, nahirapan talaga? Kasi kanina yung mga leader ko, kada pasok sa van ko, basang-basa eh. Sabi ko, ah, malakas pala yung ulan. Hindi ko kasi na-feel dun sa van ko eh. Kala ko, hindi na oh. So anyway, no, I just want to commend each and every one of you. Sino ba yung mga bago member dito? Pwede mo makita yung kamay ng mga bago member? Taas mo yung kamay. Taas mo yung kamay kung bagong member ka ng Spartan Zilly! Let's go! Ayan, so I hope, guys,
na marami kayo natutunan tonight. Marami ba? Yes! Taas kami ng marami na natutunan. Taas ang kamay! Ayan! Sige! So, grabe, saya pala din si Chairman Sal, no? Anyway, grabe, I just want to grab this chance, no? Since may mga bagong member tayo. Plus, nakikita ko, nandito yung mga consistent attendees ng Monday Habit. Kung consistent kang umata ng Monday Habit, palapakan mo yung sarili mo. Yan. Okay. Sige, so, why I'm saying all these things right now? Because I have a lot of realizations the past week, especially last weekend, kung nakwento na ni Sir James sa inyo, I'm sure. No? Nakwento na ba sa inyo kung saan kami galing last weekend? Grabe, no? Imagine, guys, we attended the training last weekend. Actually, it's a seminar, two-day seminar. Imagine, we paid 15,000 pesos for the training. Imagine, we paid 15,000 pesos each just to attend the training seminar. Right? Sino yung mga nagsasalita? Mga tycoons. Mga business people. Yung mga successful, literally, financially, outside network marketing. So there are traditional business people na naging successful financially outside network marketing. So, grabe lang. Dami namin natunan, sobra. And alam mo, napakaswerte mo. Sabi mo sa katabi ng swerte mo. Sobrang swerte mo. Alam mo yon? Sabi ng bago, bakit? Diba? Bakit ka swerte? Simple lang. Imagine, diba, nakaupo ka ngayon dyan, you're also attending a training, diba, for free. Alam mo yun? Ulitin ko lang, for free. Baka lang kasi hindi ka aware kung gano'ng kaswerte. Baka kasi hindi ka lang aware kung ano yung perks mo. Kasi imagine, 'di ba? We have to be a member of that club, 'di ba? We need to pay. Honestly, if we want to be part of that club, we need to pay 5,000 pesos per month. Just to be part of that circle. Yung mga high-end club nila, yung mga high-end people nila. Just to hear them talk, just to hear their advices, just to hear their thoughts. Alam mo yun? Para lang malaman namin kung anong iniisip nila. 5,000 times 12, that's 60,000 per year. Babayad ka? Babayad ka, hindi? Diba? You see? You get my point? Because guys, that's how you will become successful in life. This is not just about, I just don't want you to learn about networking. I want you to learn how to be successful in life. Because this is just your alam mo yun? Ano mo lang to eh? Stepping career mo to eh. For example, ako po, diba? Hindi po kami family of business people. Lumaki po ako sa pamilya ng empleyado. Parents ko, employees, nanay ko, teacher, tatay ko, mekaniko. So imagine, sino magtuturo sa akin magnegosyo? Sino po dito family of businessman? Taas ang kamay. So karamihan po sa inyo, nagtatrabaho yung mga magulang nyo. So in short, you're like a traditional Filipino family na walang magtuturo sa'yo paano yumaman. Tama mali? Taas ang kamay nung gano'n yung pamilya niya. Taas ang kamay. Sige, taas mo yung kamay mo kung gano'n yung family mo. Tama, mali? So kung wala ka dito ngayon, walang magtuturo sa'yo kung ano yung tamang path. Tama, di ba? Walang magtuturo sa atin kung ano ba yung tamang mindset. Walang magtuturo sa atin kung ano ba yung tinatawag na, ano yung sabi ni Sir James kanina, yung being interesting. Diba? Then being interested. Or being interested, ano? Interested. Interested and interesting. Hindi mo ngayon maintindihan yun kung hindi ka umatend.
So, kausap ka ng kausap, nagtataka, ba't di sumasali? Yung pala, sobrang dami mo nang sinasabi. Sobra na. Sobra ka na. Tataka ka, ba't di nagjo-join? Ang dami mo naman sinabi. Yun na nga yung point, ang dami mong sinabi. Pepein na sana na sobrahan ka ng sinabi. That is for free. Natutunan mo yon ng libre. Umaten ka lang dito. Regardless of what package you paid, nag-starter ka, nag-elite ka, nag-diamond ka, regardless, nag-business package ka, regardless of the package that you bought, guys, one of the good things that I learned when I joined network marketing, one of the things that I appreciated when I joined network marketing is this. Personality development trainings. Alam mo yon, something that can develop myself to become better each day I do the business. Even sa work, di ba nagagamit yung mga tunan nandito sa work? Yes! Paano yung attitude mo sa co-employees mo while you're working? Di ba nagagamit nyo? Tama, mali? Tama! So, what's my point? Simple lang. Di ba? Importante ba yung ginagawa natin every Monday? Yes! Do you think that if you keep attending every Monday will make you successful? Yes! Tingin mo ba yayaman ka kapag kinonsistent mo yung pag-attend mo dito? Yes! One Monday at a time. Diba? Kasi imagine mo kung araw-araw may natututunan ka, kung araw-araw, alam mo yan, ako natuwa ako, eh, bakit? Every month? Diba, I can spend time to those business tycoon? Sa totoo lang, yung 5,000 per month, buro yun. Bakit? Sabi nga, diba, tell me who your friends are and I tell you who you are. So, sino pa mga kasama mo lagi? Mayaman o maraming utang? Mayaman. Hindi ka makasagot, no? Ano nga ba? So, what's my point? Every time you go here, you can meet people yung mga like-minded people na nandito sa office na driven, gustong yumaman, gusto maging successful, gusto mag 6 digits per week, gusto mag 1 million per month, gusto mag 2 million per month, those are the people na katabi mo ngayon, kapatid. And you know what, kung ano na-appreciate ko when we attended last weekend's seminar, alam mo yung nakaupo ako doon, nagpa-upgrade ako ng VIP. Dapat 11,000 lang talaga yung registration for the regular rate. Sabi ko, gusto ko VIP. Nag-upgrade ako for 11, from 11,000 naging 15,000 yung rate. On that day, nag-upgrade ako to 15,000. Bakit? Kasi gusto ko yung katabi ko, kaya ring magbayad ng 15,000. Sino yung magbabayad ng 15,000 on that kind of training? Ikaw ba magbabayad ka? Hindi ko sure. Diba? Huwag mo akong pawerin. Pero diba? Pero sila sigurado ko. Pwede namang regular lang. Pero sila sigurado ko. Pag nagbayad ng 15,000 yan, may pera yan. Yun yung gusto kong katabi. Kasi may pera ako eh. Yun yung gusto kong maging downline. Tama? Yun yung pwede mag-diamond eh. Yun yung gusto kong kakwentuhan. Hi, hello. Bago ka? Oh. Tama? So what's my point? Your network is very important. Whom you surround yourself, 'di ba? Every day, the people that is surrounding your life right now is very important. That's what I learned in life. So every Monday is crucial. It's because every Monday you should meet people in this room. Kailangan may nakikilala ka. Kailangan, alam mo yun, nabibigyan mo yung sarili mo ng environment for you to grow. May nakilala ka ba today? Yes! Talaga? Yes! We? Yes! Yung katabi mo ba, kakilala mo na? Yes! Yung nasa likod mo ba, kakilala mo na? Yes!
Hindi nga, talaga. So kung hindi mo pa kakilala, wag ngayon, mamaya na. Overtime na tayo. Ang point ko lang is this. Every time you go to the office, meet someone new. Someone who's driven also. Someone, pag nakikita mo sa social media, post ng hataw na hataw. Alam mo yon? Resultado, kargado, baliw na baliw. Meet someone like that. Because every time you provide yourself an environment wherein you can grow with that person, guys, trust me, madadamay ka, mahawa ka. Hindi yung pagkatapos dito, di ba, uwi ka, sino kausap mo, nanay mo, asa ka na naman galing? Madaling araw na. Diyos ko naman. Di ba, galing ka na naman sa Quezon Ab, ano ba talaga ginagawa mo? Iha! Gets mo? So alam mo yun, find someone who will inspire you. Create an environment na talagang magiging successful ka talaga. So, baka kasi hindi nyo naiintindihan yung power nung magkakasama talaga tayo dito sa isang kwarto na to. Magkakasama tayo sa isang building na to. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto ba yumaman yan? Alam mo, hindi pa mayaman yan ngayon. Pwede. Pero tandaan mo to. Diba? Yung attitude at yung willpower natin is very powerful. Yan lang din po yung pinanghawakan ko nung bago ko. So, ibig sabihin, nung bago ko, wala naman akong pera din eh. Hirap din naman akong pumunta eh. Nangungutang din naman ako ng pamasahe eh. Hindi nga ako makapag-merienda dati dahil kulang talaga yung budget ko eh. Hindi ko nga malibre yung mga downline ko kasi ako mismo kulang eh. Pero ang importante sa akin, nandito ako. Ang importante sa akin, every week nakikita ko yung upline ko. Every week, nararamdaman ko yung gusto kong pakiramdam every time nandito ako. Yes! That's the goal! That's very powerful sa negosyo natin. Sorry sa mga naka-online, ha? I'm sure na na-inspire naman natin mga naka-online. Pero di ba, iba yung pakiramdam pag nasa online ka lang. Iba yung pakiramdam pag nandito ka. Kaya lang, siyempre, yung mga taga Mindanao, taga Bisaya, siyempre, excuse natin kasi medyo malayo talaga. Pero like one time, nagpunta ako sa kay ni Rogers para mag-mam, baliw na baliw ako. Yung katabi ko, galing Iloilo. I forgot the name, ano pangalan niya? Si Z. From Cardinals. Baliw na baliw yung mga apply niya. Hindi rin alam ng mga apply niya. Z, kung nanonood ka man ngayon, hindi alam ng mga apply niya na bumiyahe si Z from Iloilo, pumunta dito sa Manila para mag-Monday Habit. After Monday Habit, hinihintay niya yung flight niya pabalik ng Iloilo after. So imagine, bumiyahe lang si Z from Iloilo to Manila to Iloilo just to attend here with us. So what's my point, guys? Simple lang. Hanggat hindi mo naiintindihan yung value ng ginagawa natin every Monday, you will not become successful in this business. Trust me. Hindi ka ba nagtataka ba't nandito kami lahat? Ang laki na nga ng kinita namin, nandito pa rin kami. Tapos ikaw nag-iisip ka, ay naku, umulan, pupunta ba ako? Huwag ka magturo, baka manuno ka. Pero di ba? Guys, don't get me wrong ha. Hindi po ako nagpapatayo dito sa harapan ng hindi alam yung sinasabi niya. Halos lahat ng tumayo dito sa harapan, kumita ng milyon. Ang gagawin mo na lang, makinig. Ang malupit, diba, babaliwin mo na lang yung sarili mo. Yeah! Ang hirap kasing mabaliw sa bahay. Yeah! Yung nandun ka lang sa kwarto, kapag nasulok yung nakikita mo, parang mabaliw dun. Yeah! Katabi mo ba yung unan, tsaka yung kumot na napakasarap matulog, lalo na lamig-lamig. Yeah!
mababaliw. Paano mabubuhay yung pangarap mo dun? Diba? Like dito, nasisiko mo yung katabi mo. Nasasadya ka mo. Diba? Nagigets ako? Yes! Alam mo ang tawag doon? Yung sinabi ni Sir James kanina, energy check! Yes! Alam mo, di ba, imagine mo na, mapatayo ka, sarap, di ba? Yung alam mo, hindi naman party to, pero sumasayaw ka, hello? Yung mga bago tayo, ha, paano ba, kailangan ba yun? Yung mga nakapunta na, hindi nila alam, tatayo din sila. Pagka mag-alala, ganyan din ako ng bago ko. Di ba? Hindi ako marunong commending. Ano ba yun? Di ba? Pero, that is fun. Alam mo, sa totoo lang, nung weekend, siyempre, mga Catholic kasi yung natala namin, so medyo religious, may pagka-religious. Pero nung tumugtog na yung party-party, parang gusto ko nang magsayaw-sayaw din. Naya lang ako talaga eh. Nag-torger ako eh. Gusto ko na sumayaw eh. Naya lang ako sa kanila. This is important. This is very powerful to your business. Change in your personality is very crucial. Gusto mo kita yung kinita ko? Yes! Kailangan mong baguhin yung sarili mo. Yes! Tama talaga eh! Hindi pwede. Gusto mong mag 200 million tapos ganyan ka lang? It's not gonna happen. Yes! Kaya nga hanggang ngayon nandito kay, kasi hindi ka pa mayaman. Kasi I'm sure kung mayaman ka ngayon, wala ka dito ngayon. Kaya ka nga nandito kasi gusto mong maging successful. Sabi ng mentor ko, one time sabi niya sa akin, no? Alam mo Jason, gusto mo maging mayaman? Gusto mong drive yung mga kotse na dinadrive ko? Gusto mong kitain yung mga kinikita ko every week? Sabi, yes, apply. Kung sino ka ngayon, kalimutan mo na. Kasi kung sino ka ngayon, papunta sa kung anong gusto mong mangyari sa'yo, malayo ka pa. Kaya kailangan mong baguhin yung mga bagay na kailangan mong baguhin. From that point to this point. Yun ang ginagawa mo ngayong gabi. Inaalaw mo yung sarili mong makinig, mag-observe, maramdaman, yung mga dapat maramdaman bilang bago. Bilang nagpapayaman. Yung iba kasi akala nila skills lang, yung mga natunan mo kanina, talaga ba? Tingin mo ba yun lang ba yung kailangan mo? Hindi. Alam mo ba pag-uwi mo, ano mas importante? Tanong mo ko ano? Ano? Ano naramdaman mo habang nandito ka? Nung nandiyan ka ba, nakaupo ka, nagsalita si James dito, nakikinig ka ba talaga? Tama ba kayo sinasabi na ito? Sobrang galing mo kasi. Baka sobrang galing mo sa labas, sobrang galing mo sa profession mo. Hello. Diba? UST graduate po ako. Applying ko, Magic Sing Promodizer. Undergraduate. Student Council Officer po ako. Kilala ako ng buong batch namin sa UST. Yung upline ko hindi nakatapos. Ang sabi ng trainer, dapat yes upline. Pucha, sabi ko, paano ko gagawin niya? Pagkatapos kong galingan sa eskwela, makikinig ako sa undergraduate. Talaga ba? Ito malupit, sir. Sa school, ang kukopyahan mo, yung matalino. Sabi, kopyahan. Kukopyahan ko dito yung hindi nakatapos. Diyos ko, Lord. Paano ko gagawin ngayon yun? There's a lot of, alam mo yun, mga parang di mo maintindihan gagawin mo pag nandito ka. That's why kailangan mag-sink in muna sa ito bago ka mag-successful. May isa akong down na sabi niya, oh. Sabi ko, uy, attend ka naman, David. Sabi ka na sa akin, ganyan. Sabi niya, hindi. Pag may downline na ako, sa kakwa, attend. So ano talaga mauna? Itlog o manok?
So what's the point? Simple lang. Umattend ka dito habang wala kang downline. Kasi kaka-attend mo ng kaka-attend ng kaka-attend mo. Isa lang sigurado ko. Habang binabaliw mo yung sarili mo. Makakabang baliw ka lang. Ang elite package, 130,000. Tingin mo ba masisingil mo yung kausap mo ng tulala ka lang? Gusto mo mag-join? Nagkakamali ka, kapatid. They need to see and feel that you have the guts to lead them. You have that kind of power and energy to lead them. Hindi pa ako sumasali. Gusto na kitang maging upline. That's the power. Ngayon, kung tutulala-tulala ka dito at hindi ka pumupunta, okay lang, online na lang ako, maririnig ko rin naman eh. Ang tanong, mararamdaman mo ba kami? O ano, nagigigil ka na, no? Kasi nagigigil ako sa inyo, eh. A very basic principle in network marketing that I want you to apply every single Monday. Double your number. As simple as that. Doblehin mo yung numero mo. Sino dito pumunta ngayon, mag-isa ka lang, wala ka pang downline, taas ang kamay. Oh, next week dapat may dala ka na. Wala akong pakialam kasi saan lupalag mo ng Pilipinas kukunin yan. Ang importante, gusto mong umaman, magdala ka! Networking to eh. Ay na guys, hindi to pa pogian. Hindi ito pagandahan! Networking to! Dalawa! Kumuha ng dalawa, ilan? Apat! Kumuha ng dalawa, ilan? Walo! Kumuha ng dalawa! Ha? Isikir ko lang, tama. Alam mo? Wait lang. Dala-dalawa lang. Kung lahat lang tayo na nandito sa kwarto na to, mag-e-effort lang magdala ng tigalawa, this can happen. Malaki na yung grupo ko. Kahit hindi ako pumunta dito, 100,000 ko per day. Ang sarap pag-swimming sa bahay ko. Pwede kong i-enjoy yung buhay ko ngayon, guys. Maniwala ka sa akin. Ba't ako nandito ngayon? Tanong mo kung bakit? Para sabihin ko sa'yo na kailangan mong gumalaw! Para kang baliw! Gusto mong umaman, ayaw mong magdala! Ano to? Pakuntian? May nakita ka naman networking, pakuntian ng tao? O dapat, pinakukunti tayo, ha? Gigigil ako sa inyo, eh. JDC challenge to, guys. You want to challenge your potential?
Because I do want to see the best part of you. I want to see the best. Diba? Yung alam mo, pinakamalupit na ikaw. Ano ba talagang kaya mong gawin? Ano, tamad ka lang ba talaga? Ganyan ka na ba talaga? Papayag ka ba talaga na madami ka lang utang, yun na yun, tas mamamatay ka na? Papayag ka talaga? Uy, naging negative 800,000 po ako dati. Kaya kung tatanungin mo ako, apply, hindi ka naman kasi nagka-utang dati. Relax ka lang. Negative almost 1 million po ako when I started Royal Business Club. So huwag mo sabihin sa akin, hindi ko alam pakiramdam mo bilang may utang. Alam ko yun. Kaya nga ako gigil eh. Kasi pag hindi ko paginalingan, makukulong na ako. Oh, good news guys, 250 million yung kapalit nung gigil ko. Oh. Ngayon, kanina ko pa iniisip, magsasalita ba ako? Kasi baka mamaya late na. Pero alam mo, seeing you guys here in the office, despite of the rain, nanggigigil ako, bakit nag-e-effort ka? Nakikita ako, nag-e-effort ka. Umuulan, pwede namang nag-online ka na lang ulit eh. Pero nandito ka, nakaupo ka dyan, nilaban mo. Oh, may tanong ako sa'yo. Yung effort mo ba, gusto mo may napupuntahan? This JDC challenge, gusto mo magkaroon ng break? It's either 0 or 100. Either gawin mo to o hindi. Gawin mo to nang malupit ka o wag mo nang gawin. Kasi if you're gonna do this without the passion, without that conviction needed, yung pag may kausap ka, nag-invite ka na rin lang, hindi yung pag hinalingan. Pinayagaw mo pa na. Nung sinabi lang, naku, wala akong pera eh. Ay, ganun ba? Okay lang. Sige. When you're the type of distributor, when you're the type of downline, guys, kapatid, di kayo yaman. Wala kang gigil. Kulang. Dagdagan natin. Kasi, tingin mo ba lahat na nakausap ko, kaya ako nagwa 1 million per week? Dahil may pera lahat ng kausap ko? Hindi. I started with people na walang pera. Hindi lang ako pumapayag. Kasi ang goal ko, dumami ako. Sabi nung apply ko, kailangan kong dumami. Hindi yung kada makikita niya ako, ako na naman. Ako na lang ulit. Downgrade pala. No? Nag-gets nyo? Yes! Simple lang eh. Oh, ilang kayo sa first line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yung 20, magdalanan tigalawa next week, ilan? 40. Ha? 40. 60. Power kayo ha. Oh, nakikita ako na kung sino talaga yung bumagsak sa mat. 60. 20, kung may dalawa, tagalawa yun eh. Edi 60. Tama nga. First line pa lang, 60 na dapat. Every single effort counts. That's Spartan's elite. If you want to become one of the best and finest leaders of Spartans, you have to be one. Hindi pwede, gusto mo maging kasama namin, gusto mo maging katulad namin, gusto mo yung sasakyan namin, pero hindi ka lumulupit. Dala ka lang, ganyan ka lang, every week, ganyan ka lang. Paano yun? Hindi pwede. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Yung seryoso. Gusto nyo mag 100,000 per week, literal? Pakina, magdala ka! Ganun kasimple. Diba? Tanungin mo yung apply mo. Apply, paano ba? Gigil na ako! Truha mo ako! Paano ba? Yes. Guys,
pag nakafocus yung energy mo sa goal mo, matutupad mo, maniwala ka. Oh, Monday pa lang? Monday pa lang? Monday pa lang? Ikaw ba yung tipong leader na pag hindi ka binantayan, di ka gagalaw? Ikaw ba yung tipong networker na pag hindi ka sinabihan ng apply mo, wala kang gagawin? Kasi kung ikaw yon, hindi ka lulupit. Hindi kasi ako ganun eh. Ako yung tipong downline na pag naintindihan ko kung anong kailangan kong gawin para umaman ako at magkapera ako dito, gagawin ko kahit di sinabihan ng apply ko. Kasi naintindihan ko, hindi naman tayo grade school eh. Do you agree? Matatanda naman na po tayo dito eh. So kung kinakailangan lang na paramihan ng kausap, didamihan yung kausap. Ang dami mo na kinausap sa trabaho mo, hindi ka naman umaman. Oh, dito kausapin natin. Hindi naman natin kailangan yung lahat sasali. Lahat ba na kinausap ko, sumali? Hindi. Nag-focus lang ako doon sa sumali. Tinigilan ko yung pabebe ko at tiniyakan. Yung mga hindi sumali, hindi ko po iniyakan yung mga hindi sumali. Hindi ko rin sila in-unfriend. Hindi po ako naging balat sibuyas. Naiintindihan ko na hindi ka pa ready, pwedeng ayaw mo pa, pwedeng hindi mo pa naiintindihan. Ngayon, kung naiintindihan mo, tara. Ikaw yung isasama ko. Ikaw yung gusto kong katandem. Ikaw yung tuturuan ko. Ikaw yung tutulungan ko. Ikaw yung papakilala ko sa mga mentor ko. Kaya po lumaki ang Spartans dahil dun. Diba? Tingin mo ba? Nag 40 million, nag 50 million si Mama Riz kung inintindihan niya lahat ng hindi sumali? Hindi. Magkakaporsa kaya siya? Hindi. Si Appliancia niyo, saka si Abjoa niyo, tingin niyo magkakaporsa kung dinibdib nila lahat ng tropa nilang hindi sumali? Definitely hindi. So tigilan niyo maging balat sibuyas. Sabi mo nga sa katabi mo, Spartans elite ka. Diba? Spartans ka nga eh. Ibig sabihin, mandirigma ka. Oh. Can I challenge you guys? Can I challenge you? I will not say this because I want you to, alam mo yun, sa akin kasi, honestly, tingnan mo ah. Sinong walang check-in dito this Thursday? Oh, huwag ka na magtaas. Sipin mo na lang. Wala kang check-in this Thursday. Tama, mali. Kung wala kang check-in this Thursday, tanong, may check-in ako wala? Malaki. This Thursday, I will be getting almost a million check. Di ba wala ka? Tingin mo, ba't ko sinasabi to? Para kumita pa ako na mas malaki? Hindi. Kasi kahit hindi ka gumalaw, kumikita na po ako. Ba't ko sinasabi to? Para tsumeke tayong dalawa. Para tsumeke ka din. Kasi kung papayagan kita bilang coach mo na walang mangyari sa'yo kada linggo, napaka-responsable kong upline. Ka na sa akin. Tama, mali? Kanina natapos kami na 6 o'clock in the morning nila upline siya nyo. 6 o'clock in the morning just to talk about the plans for Top Guns. As yung mga Top Guns dito, pasok mo. Diba? Diba? O, Top Guns ba kayo? Hindi nyo alam? Tingnan mo ha, hanggang 6 o'clock kami nag-usap. Nang umaga. Ito malapit. Dahil dun, hindi ako nakaabot sa schedule ko sa gym ng alas 11. Hindi ako nagising. Alam mo, sabi ko, pagkagising ko, alas 12 na. Alam mo, pagkagising ko, una ko minessage yung coach ko. Sabi, coach, sorry. Inumaga na ako. Tapos sinend ko yung picture namin, ebidensya. Sorry, 6 a.m. na ako nakatulog. Alam mo, sabi niya sa akin, sayang naman.
Kasi nakapunta ka na kahapon eh. Dapat masundutan mo ulit yan ngayon. Alam mo, sabi ng coach ko. Alam mo, sabi niya, sabi ko, coach, pasensya na. Kasi baka Wednesday na ako makapunta. Tsaka Thursday kasi uwi akong Bataan bukas. Alam mo, sabi niya sa akin, bro, baka kaya mo pang isingit ngayon. Punta ka pa. Sundot ka lang. Alam mo, nakahiga ako sa napakamahal kong kama nun. Sobrang mahal nung kama ko. Sa sobrang mahal nung kama ko, bagay na bagay siya sa malakas na ulan. Promise. Ang sarap talaga. Yung parang kahit walang masahe sa likod, parang ang sarap. Ganun kamahal yung kama ko. Kaya ang sarap. Pero because of that message, alam mo yun, mindset ko, sige coach, anong oras pwede? Alauna, alas dos. Sabi niya, alas dos, sige, sundot ka pa. Kaya pa yan, bago ka mag-office. Then I went to the gym, nag-workout kami 1.5 hours. Ngayon, nandito ako. Nakapag-swimming pa ako. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, iba talaga pag may coach. Iba talaga pag may mag-e-extra push sa'yo. Iba talaga pag mag-re-remind sa'yo, oy, hindi pwede. This week. Yes! Kahit bumagyo. Yes! Kahit bumaha. Yes! Kahit anong weather pa yan. Yes! Can you bring more people here on Monday next week? Yes! May tanong ako. Kaya ba? Kaya. Yes! Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Yes! May tanong ako. Sinong gusto kumita 100,000 per week? Yes! Yung totoo? Yes! Tingin mo, mangyayari yung pag wala kang dala? Yes! It will not happen, trust me. 100,000 per week, wala kang dala dito, ikaw lang ulit? It's not gonna happen. Networking to eh. This is the industry that you are into right now. This is not real estate. This is not forex. This is not stocks. This is network marketing. And network marketing is a people business. Mas maraming tao, mas malaki cheque mo. Wala kang dalang tao, wala kang cheque. Ganun kasimple yung formula. Limang tao lang hinihingi ko sa'yo. Pag hindi ka nakapagdala dito ng limang tao, paano kakapal grupo mo? Eh, yung iba leader ko sabi sa akin, apply online kasi yung iba. Yung iba kasi napapasali ko, paano yun? Far away places? Paano mo dadalhin? Uy, lipad ka, mamasahi ka, pumunta ka. Siyempre hindi. But here's my question. Pwede ka makapagpasali ng far, far away places kahit ibang bansa this week. There's nothing wrong with that. Hindi ko kayo di-discourage. Na kunwari, may kausap kayo taga Dubai, taga England, taga Europe. Okay yun, that's good. Taga Visayas, taga Mindanao, that's good. Don't get me wrong. But here's the thing. Gusto mo bang lumupit yung downline mo kasing lupit ko? Yes! Gusto mo magkaroon ng downline na kasing lupit ko? Yes! Paano niya ako magagaya kung di niya ako nakikita? Tama!
Ito malupit. Sir, ano name mo? Ha? Leo. Leo. Member ka na? Alam mo kung ba't nakakabali yung pwesto mo? Alam mo bakit? Kaya nakakabali yung pwesto mo. Kasi kopyahan to. Kopyahan yung negosyo natin. Kung aware ka na kopyahan to, lahat dapat ng ginawa ni James dito, na-absorb mo. Kasi nandyan ka. Lahat ng sinabi niya dito, dapat narinig mo, naramdaman mo. Pati lahat ng sigaw ko dito, dapat na-absorb mo. Kasi nasa harapan ka. Kaya ako, pag magte-training ako, Leo, lagi ako sa harap. Hindi ako umuupo sa likod. Para makopya ako lahat ng malulupit na top earner ng networking. Kopyahan to eh. Hindi lang yung sinasabi namin yung kukopyahin nyo. Pati yung kumpiyansa namin, dapat magaya mo. Apply mo top 1 ng Royal. Hello! Tapos pag kumausap ka, nahihiya ka? Bangit? Pangit ba yung apply mo? Di pala eh. Dapat kumpiyansa ka, di ba? Nakakaya ba yung kinikita ng mentor mo? Hoy, may building tayo. Ba't ka nahihiya? Nagigets yung sinasabi ko? Yes! So starting tonight, wag na wag kang mahihiyang mga usap ng tao. Kasi kung nahiya akong mga usap, walang Maris Estrella. Walang Den Castro. Oh, tingin mo, ano iniisip ko kada may approach ako ngayon? Uy, baka hindi kumita to. Tingin mo, iniisip ko pa yon? Hindi! Alam mo kung ano iniisip ko pag nag-approach ako? Gusto malaman? Yes! Tangina, susunod kong papayamanin to. Ganun ako mag-isip. Bakit? Nagawa ko na eh. Imagine mo kung gano'n ka mag-isip. Mararamdaman ka kaya nung kausap mo? Yes! Mapapapunta mo kaya dito yung mga gusto mong papuntahin? Yes! You just need to be creative. You just need to... Pag gusto mo ng part-time, huwag na yung mga gano'ng cliche na yun eh. Tigilan nyo na yung mga cliche words that you're using. Be creative. Diba? Huwag mo nang gamitin yung mga networking cliche terms na ginagamit ng mga ibang networker for so many years. Diba? Alam mo yun, huwag kang magpaka-networker na networking na networking. Diba? So, I challenge you this week. Do your job. Kasi hindi aabante yung income mo hanggat di dumadami yung downline mo. So I'm here to remind each and every one of you, JDC challenge to. Hindi ito yung normal na nangyayari every month. This is the time wherein we are challenging each other, even kami ng core group, kung paano kami mag-evolve as your leader. Because every month, every year, we have two seasons. Season 1 and season 2. That's the reason why we have a lot of multimillionaires in our group. It's because we keep on challenging each other. We keep on pushing each other. So, challenge mo yung sarili mo. Kasi kung kami nga ang core leader, challenge namin yung sarili namin. Ikaw pa. Mayaman na kami. Kaya kami, payaman ng payaman. Oh, gusto niyo sumabay? O, game na! Game na ba? Game na ba? Yeah! Game na ba? Yeah! Kaya pa rin ba kayo? Yeah!
single ba next Monday? Yeah! Walang! Maniwala ka sa akin. Tinitingnan mo for every time na nandito na kayo lahat sa loob. I challenge the whole Empire Builders. Yeah! Diba? Yung buong top guys. Yeah! Diba? A-team. Yeah! Tsaka yung buong JDC. Yeah! Diba? Guys, make your team proud. Be the strongest leader of your group. Huwag kang sumabay sa mahina. Sabayan mo yung malakas. Huwag mong gawing standard yung walang cheque. Gawin mong standard yung sabog yung income. Kaya ngayon? So this week, di ba, you have 6 days left until next Monday. If you're gonna talk to a lot of people for the past or for the next six days, I'm sure, kaya to. Regardless kung naka-elite, naka-diamond pa yan, I don't care. Ang importante sa akin, tao. Wala naman nakalagay sa noon yan. 7 accounts ako. 1 account lang po. Sub-distributor po ako. Wala naman nakalagay. Importante sa akin, mapuno natin tong chairman's hall. Kaya mo! Sa lahat ng mga nasa online natin ngayon na nasa Luzon lang na malapit dito, I challenge you guys to be here. I want to see you. I want to meet you here. I want to, alam mo yun, feel your energy dito ngayon sa Chairman Sol, dito sa head office natin. So with that, guys, next week, kita-kita tayo lahat ulit. And sa inyo lahat, more powers, more resilience!